Nabisto na kang tumatanggap ng mga menor de edad na mga trabahador e nangaabuso pa raw ang kalabosong mga amo sa isang bodega sa lungsod ng Nabotas. Ang mga biktima, kinukulong at ginugutom pa umano ng mga todo tangging salarin. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kasama ang Dolly at DSWD, pinuntahan ng CIDG-NCR ang warehouse nito sa Nabotas City. Hoy! Isa mo to! Hoy! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Isa! Buksan mo! Imbaka ng second-hand ng mga damit ang warehouse na sinalakay sa sumbong ng ilang nakatakas na trabahador doon. Hindi na po namin kaya, ma'am. Overwork talaga, ma'am. Halos 12 hours to 14 hours every day. Ang sweldo? 300 lang po sa kanila. Hindi tama yung pagbigay ng sahod, yung overtime pay, wala po. At may ginagawang maltreatment din po sa kanila. Mm-hmm. Kaya po, in-evaluate natin po yung kaso. Ang kwento ng isa sa mga nasagip na trabahador, mistula raw silang preso sa loob. Saan kayo pinuno? Sa tulugan. Sa tulugan? Paano mo nasabi yung nakakulong kayo nakalap? Kapat lang. Sa premiera. Tekan. Paano gano'n kami ba? Tapos, sobra sa oras. Ilang oras na nagtatrabaho? Simula umaga hanggang gabi. Na-rescue rin ang dalawang minor de edad. Kinulong pa? Tatlong araw. Tatlong araw kong kinulong? Bakit ka kinulong? Hindi ako nakapasok ng trabaho. Bakit? Ilang oras mo kayo nagtatrabaho? 7 a.m. to 10. 10? Anong trabaho? Sobrang bigat eh. Sobrang bigat. Inaresto naman ang tatlo nilang amo ng mga Chinese national at isang katiwala. May karapatan kayong hindi magsalita. Ano bang sabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo? Mariing itinanggi na may-ari ng kumpanya ang mga paratang. Hindi yun. Hindi naman kalabawang taon. Parang wala pahinga. Wala rin daw siyang alam sa mga minor de edad na nagtatrabaho sa kanila. Kasi alam mo yun, mga taon na abay trabaho, tinatanong sa kanina, sila naman kuha yan, hindi ko alam. Kakasuhan po natin sila ng violation ng RA 9208. Ito po yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Doon po sa under section 3 niyan, yung nagre-recruit ka po ng minor, so slight illegal detention. Sakit ng katawan at hirap daw ng kalooban ang nararamdaman ng mga nailigtas na mga trabahador na ang tanging nais lang daw ay disenteng trabaho. Kaya sana raw maparusahan ang mga nang abuso sa kanila. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.